Oy, kaibigan, nandiyan ka pala. Ayon sa librong nabasa ko, ayon daw sa pag-aaral, kapag hindi natin kinontrol yung utak natin, may ipang magkocontrol nito para sa'yo. Sino yun? Pag-usapan natin. Tara! Kamusta? Magandang araw. May kukwento ako sa'yo. Pero pabulo lang to, ha? Atin lang to. Tingnan mo. Napaka-importante nito when it comes to self-development. This time, I'm not discussing the law of universe, katulad ng tinalakay natin nung nakaraan. But let's focus on quantum physics, okay? Dahil kailangan natin maunawaan na everything in this planet is made out of atoms, including human. Kaya naman everything is vibration. Actually, alam mo ba na may mga bagay na nakakapagpagaling sa ating katawan sa pamamagitan lamang ng sound waves? Yes, you heard it right. Kaya kang pagalingin ng pamamagitan ng tunog. There are certain sound waves na maaring magpagaling. Depende kung anong uri ng sakit at depende kung anong uri rin ng sound waves ang gagamitin. At alam mo pang related ang lahat ng mga ito kung paano mo makukuha ng mas mabilis ang mga gusto ko sa buhay at kung paano natin mas maunawaan yung tamang paggamit ng human body mechanism. At first, our thoughts are electricity. It means kapag nag-iisip ka, ikaw ay nagsesend ng energy sa universe at yun yung babalik sa utak mo. Ibig sabihin, kung ano man ang iniisip mo, halimbawa, talagang gusto mong may mapagtagumpay ang tambagay, yan ang palaging iniisip mo. Sa umaga, sa tanghali, gabi, nangangahulugan na nagsesend ka ng signal into universe na siyang babalik sa'yo. Kaya nga siya tinatawag na mindset kasi sinesend mo sa utak mo ang isang certain vibration na gusto mong mangyari sa'yo. Simple logic, hindi ba? Ayon yan sa pag-aaral na that's what we call law of attraction. And of course, manifestation. Pero eto yung sikreto. Ang hidden key, alam mo ba na mas para gumana ito? May switch to signal na tinatawag. At doon na mapasok ang tinatawag na heart. Ang heart is emotion. Ang ibig sabihin ng emotion ay magnetic field na yun yung mas mapapataas ng attraction level mo. Kaya nga dapat maging align yung thoughts at nararamdaman mo. Napaka-importante na yung nasa utak at puso mo, iisa lang siya. Diba kaya nga may tinatawag tayo na vibe? Hindi ko ka-vibe yung taong yan kasi that is vibration. Kasi nga nararamdaman mo sa heart mo na magkaiba kayo ng gusto. Kaya if you really want to understand kung anong klaseng tao ka, napakadali. Sino ba at ano ang mga pinapakinggan mo? Ano ba ang mga binabasa mo at kung ano yung mga palaging hilig mo o happy na ginagawa mo? Let me give you one scenario. Ito mismo ay base sa experience ko. Hayaan mo ikwento ko sa iyo para mas mapadali mong maintindihan. One time, nag-share ako ng post. Hindi ko lang ma-recall kung ano yon. Pero kung hindi ako nagkakamali, ang sistema, nakita kong nagkaroon ito ng positive reaction from a lot of friends and followers. Tapos, it happens na yung isang kaibigan ko ay nag-reshare ng post na yon. Meaning, we both have the same content from social media that time. Pero alam mo ba ano nangyari? It's actual night and day different result yung lumabas ng reaction ng tao sa post niya. Nakita kong madami yung angry emoji and couple of hate comments. Kaya ibig sabihin, depende sa magnetic energy na naa-attract ng isang individual na also known as charisma or personal appeal. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na palaging negative at ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, at parang puro kamalasan na lang nangyayari sa'yo, why don't you try to set your mind in the opposite belief? Baka mabago mo nito yung resulta ng buhay mo. Kung ano man ang situation mo right now, okay lang yan kaibigan. Sabi ko nga, 100% naman ang accuracy na nasosolve naman natin ang mga pinagdadaanan natin. Kasi nga, sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, eh hanggang ngayon, eh nanonood ka pa rin ng mga videos ko. Ibig sabihin, eh buhay ka pa din. Ibig sabihin lang nun na nakakayanan mo pa rin lahat ng problema. At kung ikaw naman yung tipo ng tao na konting iniisip mo pa lang, nangyayari na yung mga gusto mong mga goals na kukuha mo. Yung mga hinangad mo mga bagay na bibigay sa'yo. Saka yung mga opportunity, mabilis na dumadating para sa'yo. Ngayon pa lang, congratulations na. Sa pamamagitan ng dalawang technique na yan, mas mabilis mong napapaira ang law of attraction. Again, yung tinuro ko, yung thoughts, kontrolin maigi. Piliin mo kung ano yung mga dapat lang palagi na iniisip mo at yung itatanim mo sa utak mo. At the same time, you really need to connect that to your heart, yung magnetic force mo. Dapat maging aware ka kung sino yung mga malalapit sa'yo, yung mga taong nasa circle of friends mo.
at yung mga taong lumalapit sa'yo kasi ganun ka. In short, kung lumalapit sa'yo puro negative, it is simply means because you're negative. Kung lumalapit sa'yo puro positive, it is only means that you are a positive person. Kung magaganda mga nangyayari sa'yo, congratulations, ituloy-tuloy mo lang yan ha. At kung hindi naman medyo magaganda nangyayari sa'yo this time, so at least alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat i-adjust mo at i-workout mo sa buhay mo this time. Kaibigan, ito po ang inyong lingkod na hinding hindi magsasawa sa'yo na magpaalala na huwag mo sana kalimutan maging positibo. Pero hindi sa COVID ha, sa tunay na buhay. So paano? Una na muna ako. Huwag mo sana kalimutan mag-subscribe para magkita ulit tayo sa aming next video. See you next time!